Sa ating pong pagbubuga ay maaaring maka-encounter po tayo ng ganitong problema. Ito po ay pinholes, ito po ay top coat na, ayan, nagkaroon ng pinholes or maliliit na butas. Bakit po ba nagkakaroon ng pinholes? Isa po sa dahilan ay after magbugahan ng base coat, ay pinalipas pa natin ito na ilang araw bago ito bugahan ng top coat. Maaaring kulang pa sa linis at mali ang preparasyon. Makapal kagad ang buga ng first coat at maaaring may sumasamang tubig galing sa tangke ng air compressor. Kaya ugaling po natin mag-drain lagi ng tangke ng ating air compressor. Yan po ang mga posibleng dahilan kung bakit nagkaka-pinholes. Paano po ba ito masusolusyunan? Ito po ay lilihain natin. Ayan, gagamit po tayo ng 800 grit na liha at wet sanding po. Ayan, tubig po laman yan. Kaya mas magaspang po yan kung i-compare sa 1,000 grit at 2,000 grit. So, yan po. Lilihain po natin ng sagad yan hanggang sa mawala po yung pinholes bago natin ito bubugan ulit ng top coat. Sa ating pong pagliliha, ingat lang po tayo. Baka magalusan po natin yung kulay. Lalo po dyan sa mga kanto, edge niya, no? Madali po kasi siyang maputpod kasi malimit po siyang madaanan ng liha. Sa pagliliha po, at kailangan talaga patience po tayo. Talagang pagtsatsagaan natin. Kasi pag ito po ay tayo ay nagpadalos-dalos, posible na mas lalong mapalaki ang ating trabaho. So, mapapansin nyo, no, habang ito ay ating nililiha, ayan, medyo lalabas po yung kulay na white, no? Yan po ay top coat lamang yung ating naliliha. Pero kapag dyan po sa pagliliha at yung namumuting yan ay nakulayan na, let's say kulay red po yan yung ating nililiha, at pag medyo red na po ang lumabas po dyan, no, dyan sa pinaglihaan, ibig sabihin po nun ay inabot na po natin yung kanyang kulay. So stop na po tayo at papasadaan naman po natin yan ng lihang 1000 grit bago nating applyan ng top coat ulit. Pagkaliha po, sabunin po natin ito ng dishwashing liquid. Then pagka nasiguro na po natin na nasabunan natin mabuti, babanlawan na po natin ito ng malinis na tubig. At saka pupunasan ng malinis sa basahan at pagkatuyo, tingnan po natin yung surface kung meron pa mga butas-butas. Kung sakali po na meron pa tayong napansin na pinholes, no, na natitira pa, ito po ay ulitin po nating lihain ng 800 grit. Ganon din po, wet sanding. Sasagarin po natin ito. Dapat po kasi kahit isa, wag po tayong magtitira. Para kapag ito po ay ating itinap coat, maganda po ang magiging outcome niya. So kapag okay na po, talagang wala nang natirang pinholes, ipe-first coat na po natin ito ng top coat. Sa pagbubuga po ng first coat, kailangan po dito ay medyo paambon-ambon lang po o miscoat. Pakakapiting lang po natin yung
top coat. Kasi pag ito po ay binigla natin ng kapal, posibleng magka-pinhorse na naman po siya. Yan, kung mapapansin nyo po, hindi ganun pangkakintab yung top coat. Kasi nga, pakakapitin lang muna natin yung top coat sa ating niliha para may iwasan po yung paghulas niya. So ayan, makikita nyo, no? Malabo pa ang pagka-top coat niya. So hayaan muna natin dumapa yung top coat. Then mag-plastop lang tayo ng 10 to 15 minutes para kumapit po ng maganda yung top coat. Saka po natin apply ito ng second coat. Basta lagi nyo pong tatandaan, kapag ang gamit po nating top coat ay urethane type, magpa-plus off lang po tayo at least 10 to 15 minutes or interval bago po tayo mag-recoat. Ito po ay second coat na po, no, ng urethane top coat. So dito ay medyo makapal lang konti ang buga kung i-compare sa first coat. So ito po ay semi full coat na po. So ito na po yung resulta ng second coat. Ayan, medyo makintab na po siya kung i-compare po sa first coat. Ayan, hindi na po natin kita yung mga pinaglihaan. Yung kanina parang may mapamapa or yung mga guhit ng sandpaper. So ayan, at mamaya po, magpa-plasop lang po muna tayo ng 15 minutes. Then, i-re-top coat ko na po ito ulit. Dito po ay ipu-pull coat ko na yung third coat. Kung magta-top coat po tayo ay minimum of 3 coats para ma-achieve po natin yung mirror finish. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito, at kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi po po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.